Hey guys, marami pong salamat sa pag-click ng video po na ito. Ang next topic po natin ay ang 4-piece beneficiary na si Alma Aquino. Actually, dapat hindi na sana ako magre-react dito, pero nagigi kasi siyang viral. Ang pagkakaalam ko, hindi siya totoo kasi yung boses ng reporter from GMA is mahina. Tapos yung volume ng in-interview na si Alma Aquino malakas. So parang siguro nakasaya niya kasi nakatutok yung mic. So ang reaction ko ngayon dito sige, magigita yung fair sa kanya. Siguro hindi niya naintindihan yung tanong or hindi niya masyadong inanalyze o sadyang alam mo yun, greedy lang talaga siya kasi gusto niya talagang madagdagan pa, which is hindi naman fair para sa mga iba pang mga nangangailangan. Hindi nila kasi 4-piece na member ang nangangailangan ng pera, kahit na mga middle class or kahit na ano, yung mas angat pa sa 4-piece or yung wala pang 4-piece kailangan din ng pera. Pasalamat nga siya kasi nabigyan siya 8K yon, no? Yung iba nga 5K, yung iba nga wala pa. Yung iba nga ayuda lang, bigas lang, at saka dilata, ganun lang. So, magbibigay lang akong reaction since marami nang nag-react sa 4-piece beneficiary na to. So, hindi ko na kasi ipiplay yung video niya kung paano niya sinagot. Pero kasi baka makopyright. Pero ang sasabihin ko lang dito, yung interview na to ay from GMA at tinanong nung reporter ng GMA, tinanong niya kung since nakatanggap nga siya ng 8K yung dun sa amortization ng gobyerno, tinanong niya kung bakit kasi tatanungin, sapat ba yung 8K sa isang buwan? Parang sapat ba? Parang yung tanong kasi is parang may pagdududa. Parang ganun. So ito naman si ate, pinatulan niyo, ay hindi po. Oh my gosh. Diba? Parang ay hindi po, kailangan pa po namin ng mas marami. Kaya mas maraming nag-react at nainis. Kasi yung iba nga, wala nang natanggap. Tapos ikaw na meron ka natanggap, ganun. I'm not aware kung nakarating sa kanya, kay Alma, kay Ma'am Alma Aquino yung galit ng mga tao ngayong naka-lockdown or naka-quarantine ang mga Pilipino ngayon. So alam mo yun, yung parang imbis na magpasalamat, ito yung mga ugali kasi talaga ng mga Pilipino, kaya hindi talaga na hindi naman lahat pero most of Filipino talaga, especially yung mga mahirap, ganun yung mga thinking nila. Yung wala ka na nga lang, tapos yung maabuso ka pa sa nagbibigay, which is nakakainis. Okay? So yun lang. Hindi nila naintindihan yung sitwasyon. Sana kung Pilipinas lang ang dumadanas ng ganitong sakit. Actually, meron din kasi akong kaibigan na parang, dapat kasi ganito, ganyan, dapat kasi nung ganito pa, nung ano pa. Alam mo yun, nandito na yung sitwasyon, ito na yung nangyari, tapos biniblame pa yung gobyerno. Diba? Kung titignan mo, ang daming galit na galit talaga dito sa babae nito kasi hindi talaga, hindi talaga tama yung sagot or parang ano bang gusto ni ate, ano bang gusto niya. Diba? Magkano ba? 8K per week. So 8 plus 8, 16. 16 plus 16, 32. Mga ganon. Kasi 8 daw yung anak daw niya. So 8 yung anak. 8 yung anak. So kasalanan ng gobyerno kung bakit ka nag-anak ng 8? Kasalanan ba ng gobyerno kung bakit ka naging mahirap? 'Di ba? So since 4-piece ka na member, alam mo yun,
yung binigyan ka na nga ng gobyerno ng tulong, tapos ano mo ba, minamasama mo pa. Napaka ano yun eh. Alam mo yun, parang ikaw na nga yung binigyan, ikaw pa yung galit. Alam mo, ikaw na nga yung binigyan ng tulong, ikaw pa yung nangihingi. Parang binigay na nga lang yung kamay, gusto mo kunin yung buong braso. Ay nako, marami talaga akong kakilala rin ganyan. So nagbigay ka na ng tulong, gusto lubos-lubosin pa yung tulong. Ay nako. Kaya yung mga 4-piece member dyan, please lang, okay, be nice. Kasi kung kayo nga, meron nga kayong matatanggap kasi 4-piece member kayo. Para sa mga hindi 4-piece member, 'di ba? Dapat nagpapasalamat na rin kayo kasi kayo meron kayong makukuha ang tulong from the government. Tinitipid ng gobyerno yung pera para mabigyan ng tulong ang lahat. Kung hindi man tayo mabigyan ng tulong ng gobyerno, kahit pa paano naman is kumuha tayo ng diskarte. Pilipino marunong yan sa diskarte, okay? At saka mga Pilipino, nagtutulungan yan, okay? Nagbibigay niya ng tulong sa ano, sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, kakilala, katrabaho. Maging ano ka lang, maging mapagbigay ka lang. Dito sa panahon na to, doon mo talaga makikilala yung mga tao, kung ano talaga yung mga ugali nila. Kaya hindi talaga natin mapipilis lahat talaga ng tao. Okay? So hanggang doon na lang yung masasabi ko, ayoko na rin pahabain pa. Kasi napaka-negative din ng topic na to at ayoko na masyadong palawakin pa. Salamat ulit sa pakikinig at sana mag-subscribe po kayo. Kung hindi pa po kayo subscriber ng channel ko, click nyo na rin po yung notification button. Or kung gusto niyo po ng topic or anything na gusto niyo sabihin, comment nyo lang po sa baba. Okay? Salamat at God bless.